itong Today is April 9, Thursday, and sabi ko kay Chewon at saka kay Papa na itapon niya itapon na yung mga gamit, yung mga laruan na hindi na talaga lalaruin or hindi na namin dadalhin. So, pakita ko sa inyo kung ano na yung mga natapos na yan, ang toys na yan. What's inside the box, baby? Itapon na yan. Basta lahat yan, tanggalin na ngayon. Ang matitira na lang is yung bookshelf. Ito nga, ang dami pa eh, oh. Diba? Ang dami pang liligpitin. Ang hirap kasi, i-dispose yung mga maliliit na laruan ni Chewon. Ito, itatapon na din to. Hindi ko na to pwede kasing hugasan dahil ano siya eh. Luma na rin naman siya, ilang taon na yan. Simula nang dumating ako dito. Ano na yan, stuffed toy na yan. And hindi rin naman namin madadala. And these are my shoes na dadalin ko sa Pinas. Itong black na luggage. Puno na yan ng, hindi ko alam, mga damit yata. Tingnan nyo naman yung kwarto. Kawawa naman. Diyos ko, tingnan nyo naman yun. Ano ba yan? Ang dumi na ng kwarto. Wala nang laman halos. Wala na yung bed. Itong sampayan. Yan ang kalat. Hindi na ako naglilinis kasi wala eh, malapit na rin naman kaming umalis dito sa bahay. So, hinahayaan ko na lang siya na ganyan. And dito naman sa kabilang room, kung maaalala nyo before, maraming laruan dito. Ngayon, wala na. Malinis na rin. And eto, isang bitbita na lang naman yan. Yung ibang damit dito na natira, bibitbitin na lang yan papunta dun sa bahay ng binant ko na nakahanger. Itong table ko, yan, hindi ko na siya dadalhin. Itatapon na rin yan. Sayang, di ba? Pero wala eh. Alam nyo ba, nakakapanghinayang kasi kung pwede ko lang bigbitin itong desk ko papuntang Pinas, ginawa ko na kasi sayang eh. Maaano pa siya ay maganda, maayos, malinis. Pero sayang, naiisip ko nga yung mga estudyante na walang sariling table. Sabi ko, naisip ko nga kung siguro pwede lang talaga bit-bitin lahat. Binit-bit ko na lang siya, di ba? Para ipamigay. Kaso hindi talaga uubra. Lalo na tong table ko. Itong gamit ko. Sobrang bigat nito. As in, ang bigat. Oo. OA sa bigat. Kasi ano siya eh, purong kahoy siya. Kapag naglilipat ako ng gamit and binubuhat ko siya. As in, ingat na ingat ako kasi kapag bumagsak yung table sa paa ko, sigurado bale ang mga buto ko. Ganun siya kabigat. Annyeong! So ngayon is Good Friday, April 10. And last day na namin ngayon dito sa bahay. Kasi bukas, April 11, darating na yung truck na maghahakot lahat ng gamit namin. And doon muna kami pansamantala titira sa binant ko. So ngayon, ilalagay natin tong table. Malinis natin table ni Chewon. Ilalagay natin siya sa kabila para mas mabilis siyang kunin ng maghahakot bukas. Kasi idadaan lahat yung furniture sa may bintana. Kapag mataas yung building or kapag nasa taas ka tumira, ginagamit nila yung hagdanan na yon and then para ibaba yung mga gamit. Kaya hindi na dumadaan sa elevator or hindi na dumadaan sa hagdan para mabilis na. Dinadaan nila lahat sa bintana. Kaya karamihan, halos lahat ng bintana dito sa Korea is malalaki. Para kasyang-kasya lahat yung furniture na pwedeng ipasa o ilabas. So, buhati natin itong table papunta dun sa kabila. Ako lang mag-isa. Sandali. Kaya ko naman na ako lang mag-isa kasi magaan lang naman yung table ni Chewon. Wash! Ito na yung table. Diyan. And bukas, bubuksan tong bintana. So lahat ng gamit, ito, yan, dining table, sofa, at yung ibang gamit, dito idadaan sa bintana bukas. Ito, hindi ko alam kung paano siya ayusin. Kasi kailangan ko pa lahat yan. Ilalagay ko na lang siguro siya sa isang box.
para isang hakutan na lang. Hello. Sabi ko na, Barbie! May Barbie ako, oh. Oh, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, eh. Siya ang Barbie, eh. Ako si Ken. Ito na ang sitwasyon ng computer room ko. So, wala na yung computer at tinago ko na siya. And dinala na dun sa kabila, sa bahay ng binad ko. Diba, nasabi ko sa inyo na dun muna kami titira hanggang sa makaalis kami papuntang Pinas. So, pinadala ko na yung computer and yung mga drawers, wala na rin laman. Empty na lahat yung mga drawers. And dito is empty na rin siya. Sorry, hindi pala. Chewon! Sabi ko kasi sa kanya earlier na tapon na niya yung mga hindi niya kailangan. And kita niyo naman, dati nandito si Marian. So, ouch! Ito na yung itsura ng kwarto. Makalat na siya. Ito ang ganap dito sa my living room. Ito yung mga damit na naiwan pa. Doon ko na lang aayusin sa bahay ng biyanan ko. Basta sinaksak ko na lang muna dyan lahat. And ito pa yung isang maleta na puro damit. Sinaksak lang din namin dyan and doon ko na aayusin. Itatapon to. Ito dadalhin. And yung mga damit dito, itatapon din yan. Tinapon ko na rin yung mga lumang medyas. So, ang gulo ng bahay. Ayan. Yung TV, wala na rin. Dinala na rin ni Machete, nung husband ko. And itong stand, bukas na yan. Bibit-bitin, gamit yung truck. So, yan ang itsura ng bahay ngayon. Yung sweater ni Adrian, hindi ko na madadala yan sa Pinas kasi pang-winter yan eh. And itatapon. Ito, dadali namin yan. And ito, bibit-bitin na lang to. Sabi ko, wag nang tanggalin isa-isa. Yung mirror, tatanggalin at itatapon. And yung vanity table, itatapon din. And ito. Yung computer, dadalin ko yan. Papunta ng sabihanan ko. Pero sa Pinas, hindi ko alam kung dadalin ko pa yan. And itong stand na to, itatapon na rin. Yung mga ibang blanket namin na nandito, itatapon na rin yan. So, last night na namin dito, gagamitin na lang namin tonight. And yung iba dito, ito itatapon na to. Kasi medyo sira na to eh. May tas-tas na siya. Yung iba kasi, sabihinan ko yan. So, ibabalik na lang namin. Yung sofa, itatapon na rin yan. So, ang ganap naman dito, ayan, basura. And wala na rin gamit doon. Itong washing machine, ipapamigay na lang yan. Kasi maayos pa naman siya. Tsaka maganda pa naman. Ang gulo pa ng bahay. Ang dami pang dapat itapon. Pero bukas is moving day. Saturday, April 11. Kaya dadalhin ko kayo. Isasama ko kayo sa paglipat namin.